Ika-23 ng Pebrero, ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta. Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya ng 1 kilometro, 2 kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo. Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal niyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala niyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid niyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, iharap ang kabilang pisngi. Ganito ang maaaring gawin sa halip na gumanti. Ito ang kabaligtaran ng mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sinasabi nga nating mga Filipino na kapag hinagisan kanila ng bato, hagisan mo naman sila ng tinapay. Totoo naman na hindi kailangang saktan mo rin ang nakasakit sa iyo. Maging mabait ka sa iyong kapwa sapagkat hindi mo alam ang bigat ng problemang dinadala nila. Kadalasan, higit pa iyon sa tinitiis mo. Ang mga karahasan ay hindi laging tanda ng paglaban sa atin, kundi sa may gawa ng kamalian. Ano ba ang talagang ipinahahayag nila? Kadalas ay hindi naman hinihingi ang ating buhay, kundi ang ating pansin. Tapang at tatag ng loob ang kailangan upang magawa ito. Gayun din naman, mapananatili ng ganitong paraan ng pagharap sa karahasan ang ating dangal at magiging higit tayong mabuting tao kaysa sa mga nakasakit sa atin. Madaling sabihin, mahirap gawin, subalit magkagawa. Iharap lamang ang kabilang pisngi at ngumiti. Ito ang pinakamagaling na sandata upang sumuko ang mga nanakit sa iyo. Hindi nila malalaman kung ano ang iyong binabalak. Di magtatagal, lalapit sila upang makipagkaibigan sa iyo. Kapag nagkagayon, ngingiti sa iyo ang Diyos.